Katulad ng mga kaharian, ang showbiz ay may mga royalties din. Sila ang mga pamilya at angkan na hindi lamang sumikat dahil sa kanilang pangalan, kundi dahil tumatak ang kanilang mga nagawa para sa industriya ng showbiz. Narito ang ilan sa mga sikat at hinahangaan na mga angkan at pamilya sa Pinoy showbiz. The Philippine Showbiz List presents Famous Philippine Showbiz Clans and Families. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines showbiz buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sino ang binansagan na the Elvis Presley of the Philippines? Malalaman mo ang sagot mamaya. Ang mga De Leon. Ang aktor na si Christopher De Leon ay isa sa pinakamahusay na aktor sa showbiz. Si Christopher De Leon ay anak ni Nahil De Leon at Lilia Dizon. Si Nahil at Lilia ay parehong mga artista noong kapanahunan nila. Ang mga kapatid ni Christopher na sina Pinky De Leon at Melissa De Leon ay pareho ding pumasok sa showbiz. Napangasawa noon ni Boyet ang superstar ng Pinoy showbiz na si Nora Honor at nagkaroon sila ng mga anak. Ang kanilang anak na si Ian De Leon ay naging artista din, ganun din ang mga kapatid nitong sina Lotlot De Leon at Matet De Leon. Nagkahiwalay sina Boyet at Nora at napangasawa ni Boyet si Sandy Andolong na isa ding aktres. Ang anak ni na Sandy at Boyet na si Mariel De Leon ay isang beauty queen at aktres at lumabas sa pelikulang Ang Panday at sa digital horror na Barbara Reimagined. Ang apo ni Christopher at anak ni Lotlot De Leon na si Janine Gutierrez na mula din sa isa pang sikat na angkan ng mga Gutierrez ay sumabak din sa showbiz at isang kapuso artist. Ang mga Barreto. Ang aktres na si Gretchen Barreto ay dating child actress at ni-launch bilang isa sa mga Regal Babies noong 80s. Gumawa siya ng mga daring na pelikula noon gaya ng Ang Lihim ng Golden Buddha, Ipaglalaban Ko, Tukso Layuan Mo Ako at Paminsan-Minsan. Sumunod na pumasok sa showbiz ang dalawang kapatid na babae ni Gretchen na sina Marjorie Barreto at Claudine Barreto. Unang lumabas noon si Claudine sa youth-oriented show na Ang TV noong 1992. Naging isa si Claudine sa pinakasikat at pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Gumawa siya ng mga pelikula na talaga namang humakot sa takilya. Tinawag siyang The Optimum Star. Ang kapatid naman nila na si Marjorie ay naging isang aktres at politician. Ang mga anak ni Marjorie na sina Danny, Julia at Claudia ay naging sikat na mga personalidad sa industriya. Si Danny ay naging isang lifestyle vlogger at si Claudia naman ay isang social media star at recording artist. Ang isa pang anak ni Marjorie na si Julia ang naging ganap na aktres sa magkakapatid. Isa siya sa pinakasikat na mga talent ng ABS-CBN at Star Magic. Ang pamangkin naman ni Gretchen na si Cholo Barreto ay isa ding artista. Lumabas siya sa mga pelikula gaya ng 10,000 Hours, Awaken at Nilalang. Ang pamilya Barreto ay hindi lang nakilala sa kanilang ganda at talento, nakilala din sila sa mga kontrobersya na kinasangkutan nila. Ang mga Cruz. Si Tirso Cruz III ay isa sa mga matini idols ng showbiz noong 70s. Ang kanyang anak na si TJ ay isang child star noon at kasama sa youth-oriented show na Ang TV. Ang kanyang anak na si Bodhi ay sumali din sa showbiz at naging housemate sa Pinoy Big Brother noon. Ang mga pamangkin ni Tirso na sina Donna, Sunshine, Geneva, Cheryl, Rodjon at Raver ay bahagi din ng industriya ng showbiz. Sumikat noong 90s si Donna dahil sa kanyang crystal clear at angelic na boses. Kasama sa kanyang mga timeless hits ay ang Kapag Tumibok ang Puso, Wish at I Can.
Noong 1998 ay nag-asawa si Donna at di na masyado naging aktibo sa showbiz ngayon. Si Geneva naman ay nakilala bilang isa sa mga lead singer ng vocal group na Smoky Mountain ni Maestro Ryan Cayabyab noong 80s. Siya ang naging boses ng kanta na Anak ng Pasig. Si Cheryl naman ay nakilala sa kanyang kanta na Mr. Dream Boy, kasama din siya sa grupo na The Triplets. Si Sunshine naman ay nahilera sa paggawa ng mga daring at sexy na pelikula gaya ng X. Si Raver naman ay naging dance floor heartthrob at kasalukuyang kasama sa lineup ng mga Kapuso Talents. Ang mga Padilla. Bilang anak ng aktor na si Carlos Sani Padilla Sr. ay hindi na nakakagulat na pinasok ni Carlos Padilla Jr. ang showbiz. Maliban sa pagiging aktor noong kanyang kabataan, ay naging boksingero din si Carlos. Siya ang naging referee noon sa Thriller in Manila, ang boxing match ng mga boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1975. Ang kanyang tiyuhin na si Roy Padilla ay ang ama ng mga sikat na Padilla Brothers. Isa na dito ang binansagan na bad boy of the Philippine cinema na si Robin Padilla na nakagawa ng mga action at rom-com films gaya ng Baby Ama at Video King. Naging ultimate leading man si Robin sa showbiz. Ang kanyang mga kapatid na sina Romel at Rustom na kilala na ngayon bilang si Bibi Gandang Hari ay mga sikat din na action stars noong kanilang kapanahunan. Ang anak ni Romel na si Daniel Padilla ay isang sikat na heartthrob ngayon sa showbiz. Kasama na kanyang ka-love team na si Catherine Bernardo ay gumawa siya ng mga blockbuster movies gaya ng She's Dating the Gangster at The House of Us. Ang half-brother ni Daniel na si RJ Padilla ay isa ding komedyante at kasama sa gag show na Bubble Gang. Ang anak ni Robin na si Kylie Padilla ay pumasok din sa showbiz at isang Kapuso artist. Nagkaanak naman si Sunny Padilla sa kay Esperanza Kating Perez at yon ay si Shasha Padilla. Ang dating miyembro ng Hotdog ay naging isang sikat na singer at actress sa showbiz at naging partner niya ang hari ng komedya na si Dolphy na siya ang patriarch ng isa pang showbiz family royalty, ang mga Quezon. Ang anak ni Shaja na si Karil ay isang singer, songwriter, TV host, stage actress at record producer. Lumaki naman si Shaja kasama ang kapatid ng kanyang ama na si Gino Padilla. Si Gino ay kilala bilang isang sikat na singer noong 80s. Siya ang kumanta ng mga timeless songs gaya ng Closer You and I at Gusto Kita. Ang mga Quezon. Ang aktor na si Dolphy Quezon o mas kilala na Dolphy ay ang hari ng komedya ng showbiz. Nakilala siya sa kanyang mga nakakatawa na sitcom gaya ng Home Along the Riles at John and Marsha. Blockbuster din ang kanyang mga pelikula gaya ng Pacifica Falayfay, Ang Tatay Kong Nanay at Markova. Ang kanyang mga anak na sina Eric, Epi at Vandolf ay nag-artista din. Si Eric ay isang aktor, direktor at producer. Nakilala siya sa kanyang mga natatanging pagganap sa pelikula gaya ng Crying Ladies at Hihintayin Kita sa Langit. Si Epi naman ay isang aktor at TV host. Si Vandolf ay isang komedyante at pumasok din sa politika. Ang anak ni Dolphy na si Zia Quezon ay naging singer naman gaya ng kanyang ina na si Shaja. Ang mga Revilla. Si Ramon Revilla Sr. ay nakilala bilang ang hari ng agimat ng showbiz. Nakilala siya sa mga pelikula gaya ng Nardong Putik, Kilabot ng Cavite. Pinasok din ni Ramon Revilla Sr. ang politika. Madami sa kanyang mga anak ay pinasok din ang mundo ng showbiz. Ang kanyang junior na si Bong Revilla ay naging isa sa pinakasikat na action star sa showbiz noong 80s at 90s at ngayon ay isa ng senador. Ang kanyang yumaong anak na si Ramjan Revilla ay lumabas din sa TV noon bago ito pinatay noong 2011. Ang anak naman ni Bong na si Jolo Revilla ay naging sikat na aktor at gaya ng kanyang ama at lolo ay naging politiko din. Ang kuya naman ni Jolo na si Brian Revilla ay isang aktor, modelo at racer. Ang mga Salvador. Si Luis Lu Salvador ay sikat na Spanish-Filipino basketball player at stage actor noon. Ayon sa mga balita,
ay nagkaroon ng mahigit 100 anak si Lou at ang iba dito ay nasa showbiz. Ang kanyang anak na si Lou Salvador ay ang binansagan na the James Dean of the Philippine Cinema. Ang kanyang anak naman na si Philip Ipe Salvador ay naging 3-time FAMAS Award-winning actor at nakilala bilang isang action at drama actor sa showbiz. Ang kanyang anak na babae naman na si Alona Aligre ay pumasok sa showbiz noong 1955 sa pelikula na Tagapagmana. Ang anak niyang si Leroy Salvador na isang sikat na child star din noon ay naging isa sa pinakamagaling na direktor sa Pilipinas. Ang anak ni Leroy na si Jobel ay isang aktres at nakilala bilang isa sa mga naging karelasyon ni Robin Padilla noon. Ang pinsan ni Jobel at pamangkin ni Philip na si John Hernandez ay isa ding sikat na child star at matini idol. Nakilala siya sa pelikulang Baguettes 2. Pamangkin naman ni Philip Salvador ang aktres na si Maha Salvador na nakilala bilang dance princess at sa kanyang mga natatanging pagganap sa mga teleserye bilang si Lily Cruz at Ivy Agua sa Wildflower at si Camilla sa The Killer Bride. Ang aktres naman na si Janela Salvador ay anak ng songwriter na si Juan Miguel Salvador. Nakilala siya sa kanyang pagganap sa Be Careful With My Heart at The Killer Bride, kung saan nakasama niya ang kanyang mga kamag-anak na sina Maha at Jobel Salvador. Ang mga Soto. Ang magkapatid na Tito at Vic Soto ay nagsimula bilang miyembro ng VST and Company at nakilala sila sa kanilang pagiging komedyante noong 80s at 90s. Si Senator Tito Soto ay hindi na naging aktibo sa showbiz at nakafocus na sa kanyang buhay politika. Ang kanyang kapatid na si Vic naman ay namamayagpag sa showbiz bilang isang TV host sa longest-running noontime variety show na Eat Bulaga. Nakilala si Vic bilang si Enteng Cabisote sa mundo ng pelikula at telebisyon. Ang kanilang pamangkin na si Miko Soto at anak ng aktor na si Maro Soto ay pinasok din ang showbiz noon at lumabas sa mga palabas sa GMA 7 bago ito pumanaw noong 2003. Ang anak ni Tito Sen na si Shara ay isang aktres at singer. Lumabas siya noon sa Eat Bulaga at sa mga youth-oriented show na TGIS, Growing Up at Buttercup. Ang kapatid naman ni Shara na si Gian Soto ay sandali ding sumali sa showbiz at kasama sa mga talents ng Star Magic noon. Ang anak ni Vic na sina Danica at Oyo ay pinasok din ang showbiz. Kasama si Oyo sa OK Cafe Rico at Enteng Cabisote movies ng kanyang ama na si Vic. Si Danica naman ay lumabas sa mga palabas noon sa Kapuso Network gaya ng youth-oriented show na Click. Ang mga Eigenman. Ang angka ng mga Eigenman ay nagsimula sa showbiz sa aktor na si Eddie Mesa na ang tunay na pangalan ay Eduardo de Mesa Eigenman. Tinawag siya noon na the Elvis Presley of the Philippines. Napangasawa niya ang aktres na si Rosemary Hill. Ang kanilang anak na si Michael de Mesa ay pumasok sa showbiz sa edad na 15 at mula noon ay gumawa ng mga pelikula at teleserye. Napangasawa ni Michael ang aktres na si Gina Alahar at biniyayaan sila ng 3 anak na sumabak din sa showbiz sina Ryan, Joff at AJ. Di katulad ng kanilang ama, ay ginamit nila ang apelyido na Eigenman sa showbiz. Si Ryan ay nakilala sa kanyang pagganap sa serye na Lobo at mga kontrabida roles sa mga teleserye. Ang kanyang kapatid na si Joff ay naging miyembro noon ng Ang TV at naging isa sa mga leading men sa mga teleserye. Ang kanilang bunsong kapatid na si AJ ay lumabas sa mga palabas gaya ng Pinakamamahal, Click at Most Wanted. Ang bunso at nag-iisang anak na babae ni Eddie at Rosemary na si Sherry Hill ay nakilala sa kanyang mga kontrabida roles at sa kanyang pamoso na linya, "You're nothing but a second-rate, trying hard copycat." Ang middle child naman na si Mark Hill ay madalas makast bilang isang kontrabida sa mga pelikula. Pumanaw siya noong 2014. Ang anak ni Mark na sina Sid Lucero at Maxine ay naging mga artista din. Si Mark din ang ama ng mga artista na sina Ira Eigenman at ang aktor na si Gabby Eigenman. Nagkaanak din si Mark sa aktres na si Jacqueline Jose, ang aktres na si Idy Eigenman.
na nakilala sa kanyang pagganap bilang si Agua at si Bendita noon sa teleserye. Ang mga Gutierrez. Nagsimula magmarka ang angka ng mga Gutierrez sa showbiz dahil sa aktor at dating matini idol noong 60s na si Eddie Gutierrez. Ikinasal siya sa aktres na si Annabel Rama at nagkaroon sila ng anim na anak. May dalawang anak din si Eddie sa kanyang dating mga karelasyon noon na sina Tonton kay Liza Lorena at Ramon Monching Christopher kay Pilita Corrales. Si Tonton ay naging isang aktor at nakilala sa kanyang mga dramatic roles. Isa sa mga pinakanagmarka na pagganap ni Tonton ay ang karakter niya bilang si Eduardo Binavista sa Pangako Sa'yo. Si Monching naman ay nagsimula sa showbiz sa That's Entertainment. Ang kanyang anak na si Janine ay pinasok din ang showbiz at isang aktres, TV host at commercial model. Si Rufa naman na nag-iisang anak na babae ni na Annabel at Eddie ay isang model, beauty queen at aktres. Nanalo siyang Miss World Second Princess noong 1993. Ang kambal na anak ni Eddie na sina Richard at Raymond ay nagsimula bilang mga child actors at nang lumaki ay napunta sa magkaibang mga larangan sa showbiz. Si Raymond sa hosting at si Richard naman sa mga teleserye at pelikula. Para sa'yo, sa lahat ng angkan at pamilya na nabanggit, sino ang pinakasikat? I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!